Hi best, welcome to my vlog. Ayan, actually this is it's an abrupt vlog because katatapos ko lang nanood ng isang vlogger. Oo, si Mr. Samako. Ayan, so napanood ko sa kanyang vlog. He is talking about scam. So, kunento niya kung paano siya na-scam. So, ang laki ng na-scam sa kanya, it's worth 150,000. Yeah. Based doon sa kwento niya, sa kunento niya, parang I felt kung ano yung naramdaman niya talaga, kung paano siya na-scam, na hindi mo siya masisisi kung bakit nangyari yun. Kasi nga, based on his story, talaga namang nakakainganyo. Or, di ba? There are two reasons. There are two things na sinabi niya. First, nag-trust siya. Masyado siyang nag-trust. He trusted so much to the person. And then, the second one, naging greedy siya. Kinain siya ng greediness. And that's the advice. That's the pieces of advice I want you to know all this. Kasi talagang sa mundong ibabaw. Sa mundong ibabaw, yeah. Dito talaga sa mundo, hindi tayo nawawalan ng mga tinatawag na devil's advocate, Satan's advocate. Kahit sabihin mong napakabait ng tao niyan, kung paano mo siya kausapin, kung paano siya makipag-usap sa atin, napakabait, di ba? O godly speeches, godly sayings, idadamay pa niya si Lord sa kanyang mga salita, sa kanyang mga sinasabi. Because that's how Mr. Samako got scammed. Oo. Ayun, mga godly conversation daw. Mga godly conversation and then very luxurious yung mga pinupunta nila. Pero, ayun nga, masyado siyang nag-trust. First, masyado siyang nag-trust. Which I agree. Kasi, actually, gusto ko talagang gawin itong vlog na to kasi ako mismo na-scam ako, but it's not that much. 150,000, my goodness. Pero ano yun, I thank God kasi he cautions me. Parang binibigyan niya ako ng mga instinct na sige, you try that pero ganitong amount lang. You try that pero huwag masyadong malaki. Okay? Like, for example, yung isang na-scam ako na, ano lang siya, 1,000 pesos lang naman. Oo, nakakatawa, pero buti na lang, 1,000 pesos lang talaga. And then, the other scams na naranasan ko is yung may mangungutang sa'yo. Pero, hindi na nababayaran. Ayan, so parang ako kasi napaka, ewan ko, kind-hearted siguro na tao na sige, meron naman, sige, haramin mo muna. And then, may mga promises naman. Sinabi ko, yung mga parang ang bait, lahat na ng kabaitan nasa taong yan. Pero, behind, di ba, andun pala yung, di ba, hindi natin alam, but we cannot judge those people naman. Pero, bakit kasi ganun? Di ba, best? Basta, yun lang dapat yung tatandaan natin. Huwag tayong masyadong mag-trust. Okay? Huwag tayong masyadong mag-trust. And huwag tayong maging greedy. The second one, greediness. Ayun, sabi niya, di ba? Yung sa investment, for example, papangakuan ka ng napakalaking return
kumbaga, it's too good to be true na alam mo sa sarili mo na parang too good to be true. Pero, yun nga, yung sabi ng napanood ko, sabi niya, I'm an accountant. Oo, alam ko na parang too good to be true yun, pero because of his greediness, di ba? Yung konting doubt niyang yun, napalitan. Yung doubt niyang yun na sana huwag niyang ituloy yung investment na yun. Okay, nakain ng greediness niya. Kumbaga, sige, binigay na lang niya yung kanyang tiwala. Okay, that's because of greediness. Kaya sana hindi tayo maging greedy sa lahat ng bagay na ninanais natin sa buhay. Best, kahit gaano man kalayo, kahit gaano man kalaki, kahit gaano man kahirap yung kailangan mong tahakin, yung kailangan mong harapin upang makamit yung ninanais mo sa buhay, best, don't ever think of greediness. Yeah, sana hindi tayo pasukin ng greediness. Yes, yan yung magda-down sa atin po sa ating buhay, best. Okay? Huwag tayong masyadong magtiwala. Okay? Huwag tayong maging greedy sa buhay. Okay? Just believe in God's plan talaga. There's a time for everything. Darating at darating ang oras. Okay? Na makakamit natin kung ano man ang ninanais natin sa buhay. Okay? Just believe in yourself and just believe in God's plan. And continue, just continuously working. Pagod ka, magpahinga ka lang. Pero huwag kang susuko sa laban, best. Okay? Dahil may mga pangarap ka, may mga pangarap tayo sa buhay na kailangan nating abutin. Dahil ang pangarap na yan, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, at sa mga nakararami pang tao na dapat nating tulungan. Okay? It's my life.